Pero pakinabahin ko sa inyo mga kapatid ko, paano? Ganito. Si Stevie Wonder, kapag nag-google, nabil lagi katabi niya yung kadi niya. Yung kadi, di ba yung kadi, nagbubuhat ng mga pabalo. Ngayon, pag sinabi ng kadi niya, palo, palo ng kaliwa, medyo malakas, sinusunod yung Stevie Wonder. Kaya siya nakapag-google, di ba? O, maniniwala kayo, nagagawa nila yun, bulag sila. Di ba? Si Ray Charles. Isa rin bulag. Di ba? Magaling magpiano. Oh, mga tinan, yung mga kinikwento ko sa inyo mga tao, sila ay mga kakulay ko. Favorite ko siya. Favorite ko siya. Di ba? Si Ray Charles, alam niyo, di ba? Yung kumanta ng yung English version na Ellie My Love. Di ba? Oh. O tapos, si Jose Feliciano. Di ba? Gitara naman yun. Oh. Pero siguro nilang maniniwala pag meron pang meron pa bulat naman dumukot. No. Wala na naman siguro nun. Pero ano mga kapatid, ano? Pinatatawa ko lang kayo. Pero alam niyo, no? Ang mga bulat ngayon, nakakabuhay, nakakapamuhay sila ng dati. Nabumuhay sila ng matiwasan. Pero during the time of Jesus, mga kapatid, ang mga beggar o mga ano tawag sa Tagalog doon? Ang mga pulubi. Ang pagtingin nila dito ay mataas lang ng konti sa aso. Napakababa ng pagtingin. Kasi hindi sila productive. Ngayon, balikan natin si Bartimaeus. Ang buhay niya ay manghingi, manlimos. Ngayon, siyempre, bulag siya, di ba? Bulag. Hindi niya alam kung ano nangyayari, di ba? O, nagkakagulo ang mga tao. Nagsisigawan ng mga tao. Bigla sa sabi ko, bakit, bakit? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Ba't magkakaigay ang mga tao? Nakakagulo ba? Kala nyo siguro, nagkakaroon ng riot, di ba? O, sabi ng isa, si Jesus, ang tigan na sarit, dumadaan. Ano? Si Jesus, ang tigan na sarit, dumadaan. O, Jesus! Sabi ko, sabi bigla, Jesus! Son of David, have mercy on me! Jesus, son of David, have mercy on me! Sumisigaw siya. Di ba? Bakit sumisigaw? Bakit siya naghihingi ng awa kay Jesus? Dahil, ako ay naniniwala, mga kapatid, na bagamat siya ay bulag, sabi ko nga sa inyo, hindi siya busy. Nakakarinig siya ng milagro na ginagawa ni Jesus. Di ba? Nakapagpagaling si Jesus ng bulag na nakakita. Pilay, nakalakad, patay na buhay, at mga inaalihan ng demonyo. Napagaling ni Jesus. Kaya ako ay naniniwala na si Bartimaeus ay naniniwala siya sa sarili niya na si Jesus ang tagapagligtas. Na kaya ni Jesus baguhin ang kanyang buhay. Na kaya ni Jesus na siya ay pagalingin. Alam niya. Kaya siya sumisigaw, Jesus, son of David, have mercy on me! Diba? Alam ko niyo, no? Yung son of David, pagka sinabi yan, yan ay nakalaan sa isang Messiah. Sa pagdating ng Messiah. Kaya si Bartimaeus, naniniwala siya na si Jesus ang Messiah. Si Jesus. At buong buo ang kanyang pananampalataya dahil siya ay nakakarinig ng magagandang balita na ginagawa ni Jesus. Diba? Ano sasabi sa Romans 10:13? Faith comes from hearing and hearing by the word of God. Sa pakikinig niya at pakikinig niya, lalo tumatatag ang kanyang pananampalataya. Right? Pero masakit mga kapatid sa buhay natin yan, sa panahon natin yan. Si Bartimaeus bulag. Pero sa panahon natin yun, maraming spirit paling bulag. Marami ang tao na dinadaya ng Diyos ng sanlibutang ito. Alam po ninyo, no? Ang mga tao sa panahon ngayon, maraming kinalilibangan. Maraming napagpupukusan. Yes, minsan nakala natin na tayo spiritual. Nakala natin minsan
na tayo ay malapit sa Diyos. But the thing is, minsan nakikita natin na hanggang doon na lang tayo. Yung personal na relationship natin sa Panginoon ay medyo napabuwasan, nawawala. Nililigaw tayo ng Diyos ng salibutan ito. Ano sinasabi sa 2 Corinthians 4:4? The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. Maraming tao ngayon ay spiritualing bulat. Marami ang hindi naniniwala na meron Diyos. Okay. Ito po. Maraming tao ganyan. Ngayon, ito na sasabihin ko. Halimbawa, sa mga oras na to, mga kapatid, sa mga oras na to, sinabi ko sa Diyos, Panginoon, nais kong pakita mo ang iyong milagro. Nais ko na i-challenge sila ang mga hindi naniniwala. Ang bubong ng aming bahisang bahan na to ay paikuti mo na 3 beses. Paano ko sinundan ng Panginoon yun ang aking sinabi? Makikita ng tao sa labas dyan, yung bubong natin, iikot, ano? No? 3 beses, ano? Makikita ng ganun. Ngayon, yung mga kapitbahay natin dito, sila ay maniniwala sa Diyos na sinasamba natin. Na nagbibilagro. Kasi alam nila tayo ay ito ay paisambahan. Naniniwala sila, naniniwala kay Kristo. Ngayon, pag nakita nila yung milagro yun, wow! Malamang magsipuntahan sila rito. Magsilapitan sila rito. Dadami tayo bigla dito. Baka mamaya si Pastor Monte nagpe-priest nandito na lang. Dahil dami ng tao. Di ba? Maraming pupunta rito kasi makakita sila ng milagro eh. Ngayon, nasabi ni Pastor, di tayo kasya. Magkakaroon tayo ng service mula sa umaga at saka sa hapon. Di ba, no? Masaya tayo, di ba? Marami na tayo at ang service natin, umaga at saka hapon. Maganda po ba yan? Amen. Do you think that is faith? That is not faith. That is not faith, I will tell you, my dear brothers and sisters. That is sight. Kaya sila naniwala. Kaya sila nagsipunta rito. Kaya sila sumama sa atin. Dahil binakita silang binagro. Para silang to see is to believe. Pero tayo mga Kristiyano, hindi ganun. Diba? Hindi tayo ganun. We walk by faith and not by sight. Tayo ay lumalakad, humahayo, sumunggita ng ating pananampalataya. Hindi muna tayo to see is to believe. Para tayo gano'n eh, yung bang sa sundalo. Sabi nga sa sundalo eh, obey first before you complain. Diba? Kaya, para makita ang pananampalataya natin, ang tibay ng pananampalataya natin sa Panginoon, sumunod muna tayo. Without faith, we cannot please God. Amen po ba? Mukhang tahimik ang mga Kristiyano. Masyadong seryoso mga Kristiyano ngayon. Ah,